bago tayo pumunta sa may Grandi Mars. Tara naman tayo sa ibang planeta sa may Mars. Marshes pala. So, kape-kape. Magkaroon muna tayo. Palakas muna tayo. Dapat mayroon tayong baong energy. Haba-habang lakarin yung papunta ron. Itlog na may shell. Panggalin natin. Marami tayo nakasabay dito, mga nagtitrek din. Ayan. Tapos, ngayong araw na to, gagamitin ko tong camera ko dahil matagal ko na siyang di nagagamit. Baka nag-stack up na rin tong mga lenses niya. Nilinis ko kagabi. So, itatry natin ulit. O, kukuha tayo mga pictures. Ayoko ko muna ng video dito na sa GoPro. Makikisabay ako sa mga nagtitrek dito. Ayan, nandito na tayo ngayon sa loob ng Grandi Marshes. So, let's go. Explore na natin. Uy, may nalaglag. Yan. Ang daming mga secret na daanan dito. Yun, ang ganda. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga makukuha nating picture dito sa may Grandi Marshes. Siguro yung mga maliliit kasi naka-zoom lens ako kaya mga ibon. Try natin to. Ang daming nagtitrek ngayon, no? Hello, good morning. Morning. Good morning. 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 Ang ganda na ito. Ito pala yung nakikita dun sa may website ng Grandi Marshes. Galing sa gate, around 1 kilometer walk. Makakarating tayo doon sa may mga farm nila. So, lakad-lakad muna. Sabi sa may website, kapag ka bumisita ka ng Grandi Marshes, dapat hindi mo papalagpasin yung pagpunta doon sa may Raptor Tower. So yun yung pupuntahan natin. Aalamin natin kung saan yung Raptor Tower na yun aakyatin natin. Maganda yung view. Doon natin makikita yung overlooking ng buong Grandi. So, diretso lakad. Hanapin natin yung Raptor Tower habang nagpipicture-picture din. Yan. Unang shelter, nakarating na tayo dito sa may unang shelter, yung Weaver Shelter. So after ilang meters ng lakad galing dun sa may gate, una nating madadatnan itong Weaver Shelter. Dito marami rin mga kumukuha ng mga wildlife photography. Yan. Katulad ng mga yan, nag-aabang sila ng ibon doon. So, check ko rin. Baka makuhaan ko ng litrato. Ayan, nakakuha tayo ng ilang shot ng ibon. Hindi man abot ng ating lens. Pero at least kahit paano may nakuha rin tayo. And approaching second shelter tayo. Woodpecker Shelter. Dito na tayo sa woodpecker. Ayan. Pwede magpahinga at kumain dyan. May nakaiwan ng mineral water. Alam, may nakaiwan ng tubig, oh. Ayan, mga viewing site pala to. Yung mga common na makikita dito, yung mga ibon na yan. Dinopium javanese. Mga coppersmith barbet. May mga nest box. Whoop. Tignan natin. Ang dami ng ibon na maririnig.
ano yung tsura ko pagka ganyan. Yan, nandito. Nakasilip ako dito ngayon sa may viewing site ng mga shelter. Uy, may ahas. Yun, may ahas oh. Kita niyo ba yun? Hala. May ahas ako nakita dun eh. Ay, nakakatakot. Delikado. Kaya ingat-ingat pagka mga gantong mga pinupuntahan yung mga park, mga wildlife dito sa Singapore. May mga ahas-ahas. Nakatulad nun. Saan kayo yun naglulukod? Nawala na. Tumatawid-tawid kanina dun sa may sangay. Ay. Katakot yun ah. So ingat-ingat sa mga ganun. So check muna natin tong mapa. Papunta tayo dito sa may Raptor Tower. Nandito tayo ngayon. Yan, Raptor Tower, nandito tayo ngayon. So left side, Raptor Tower. Yan. May mga map guides naman dito. Kaya madali rin sundan. Sa likod ko na ngayon, itong Raptor Tower. Pwede nating akyatin yan. So, tama yung dinaanan natin kanina. Malapit lang pala ako doon sa may map guide. Ito na yung Raptor Tower. Akyatin na natin ngayon. So, may daanan dito mga bato-bato. Yun oh. Ang galing. So, let's go. Akyat tayo sa Raptor Tower. Pwede kayang akyatin to ngayon? Tignan natin. Notice, group sizes more than 5 persons are not permitted. Okay, dapat less than 5 persons. Meron din siyang social distancing. Wear your safety mask. May langgam. Yan. Raptor Tower. Meron siyang bakal na hagdanan. Okay din, matibay. Matibay yung construction ng hagdanan nila. So, ito ay sa unang palapag. Merong gray-headed fish eagle sight. Takbo-takbo. Uy, ang taas na. May natatanaw na ako. Tanaw pala dito ibang mga daanan, no? Tapos, sa pangatlo. Yan. Yan, yan yung kanina dinaanan ko, may mga bato-bato dyan. Tapos, dun tayo ngayon sa may pang-apat. Akyat pa tayo. Akyat pa. Hapya. Yun.
Ang ganda. Yan. Ang ganda siguro lalo nito kapag ka-sunset. Yan, makikita dito. Yan, ang Kranji Marshes. Dito. Merong mga isdaan doon. Ito, ang laking puno nito. Tapos, doon sa kabila, may maliit na pond. Ayun na, may pond. Marami rin ibon doon ah. Viewing site ng mga ibon. Birds of Kranji Marshes. Yan pala ang dami yun. Ito yung mga nakuna nila dati, yung mga ibon dito. So, existing pa rin naman siguro ito ngayon dito. Nandun din sa kabila yung tower. Yung dinaanan natin kanina. Good morning! Ang taas! Mga apat na floor din ito. Ah! Pero maganda sa lahat. May CCTV. You know. May CCTV pa rin, di ba? Ganda, di ba? Spiral yung daan talaga, no? Yung hagdaanan nila. Pero hindi naman madulas. May nakalagay dito, crocodile. Watch it. Ba mamaya katabi ko na pala tong crocodile na to ah. Mamay crocodile ah. Crocodile, where are you? Crocodile. Madalas dito sa may Singapore, mapapansin natin, wala tayong makitang mga parang probinsya, yung mga gubat-gubat, mga bundok-bundok. Pero dito sa may Kranji Marshes, papansin nyo, parang probinsyang-probinsya yung dating. Pero kinakailangan nyo ilabas ang ulo dito sa mga viewing site na to para makita nyo yung probinsya. Ganyan no? Yeah. Diba? Nasa probinsya na ako. Ganda oh. Probinsyang probinsya yung dating. Kaway muna tayo kay Mayor. Mayor! Man. Probinsyang probinsya, di ba? Nandiyan si Alcalde. Nandiyan si Mayor. Nandiyan yung mga bakahan ni Mayor. Hanapin natin yung mga bakahan ni Mayor. Baka nagpapastol pa yun ngayon ng mga baka tsaka kambing niya. Diba? Hindi makakalain na may ganito pa rin sa Singapore. Sa kabila ng mga buildings, sa likod ng mga buildings, may mga ganitong klaseng lugar. Kaso nga lang may mga ahas. Nakatakot, kaya dapat watch out. Tingin-tingin ka mabuti. Init? So lakad na muna ulit ako. Nakapagpahinga na ako dito. Mga tigpa 5 minutes lang naman. Sa mga may plan pa lang pumunta rito sa may Kranji Marshes, check nyo yung bus timing, ng yung route bus timing nila na umiikot from Kranji, paikot dito sa may Kranji Farm, sa may Kranji Marshes, kasi may oras lang sila. So sa mga may private car,
madali naman siyang ma-access through GPS, kayang-kaya na siyang i-search. Yan, medyo mainit na, lalabas na ako. Antayin ko na rin yung bus na iikot. Sasakay na ako doon sa may bus.